Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon! Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga Katola Kids! Ngayon po ay ang ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mabuting balita, si Jesus ay nagpaanyaya na kung tayo ay magiging mga mabubuting tagasunod niya, dapat si Jesus ay magiging sentro ng ating pamumuhay. Ibig sabihin, lagi nating inuuna si Jesus. Sa umaga pa lang, tayo ay magdarasal, hihingi ng pasasalamat, ng proteksyon para sa araw na iyon. Siyempre, sa lahat ng gagawin natin, dapat ay mabubuti yan. Kabutihang gawa upang sa ganon ay maging karapat-dapat tayong maging tagasunod ni Jesus. Dapat mga Katola Kids din ay maging balanse ang oras natin sa lahat ng mga bagay-bagay. Katulad ng una, syempre si Jesus and mga pamilya, kaibigan at sa mga iba pang mga tao na makakasalamuhan natin. Kailangan balanse lamang. Upang sa ganon ay tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Ibig sabihin mga Katola Kids, ay makakapiling natin si Jesus sa kanyang tahanan, ang kalangitan. At dyan nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa araw na ito. Lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye-bye mga Katola Kids!